Praise God, hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ating pong midweek Bible study. And we would like to thank all of you na patuloy na sumusubaybay sa gawain po ng Panginoon ng The Life Giver Church Worldwide. Hallelujah. Sa ating pong mga kapatid dito po sa bansang Pilipinas, sa iba't ibang panig ng ating pong bansa at sa iba't ibang panig ng mundo, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pakikisa po ninyo at pakikibahagi upang maipahayag po ang kagandahang loob ng ating Panginoon. At sa tuwi nang tayo po ay nagkakatipon, alam po natin that there is the Lord commanding His blessings na sa atin po ay dumadating, and nandun po na ang Kanyang Espiritu Santo. Nagbibigay sa atin ng kalakasan, kagalakan, kapayapaan, pag-asa sa gitna po ng ating pong mga kinakaharap sa buhay. Salamat po sa Panginoon. Ngayong gabi tayo po ay let us just enjoy the presence of the Lord, enjoy studying the Word of God at napaka-interesting at ng ating pong pinag-aaralan. At salamat sa buhay ng ating pong minamahal na Bishop. So bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po ay una-muna magpuri sa ating Panginoon, sumamba sa Kanya. Pasalamatan siya sa lahat ng bagay na Kanya pong ginagawa at sambahin natin siya sapagkat siya ay karapat-dapat at kung sino siya sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Let us just celebrate the goodness of the Lord. Celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. With my heart rejoicing within, with my mind focused on Him, with my hand raised to the heavens, all I am worshiping Him. I will celebrate, singing to the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. With my heart rejoicing within, with my mind focused on Him, with my hand raised to the heavens, all I am worshiping Him. With my heart rejoicing within, with my mind focused on Him, with my head raised to the heavens, all I am worshiping Him. I will celebrate, sing to the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing to the Lord, sing to the Lord a new song. Sing with Him, with my mind focused on Him, with my head raised to the heavens, all I am worshiping Him. With my heart rejoicing within, with my mind focused on Him, with my head raised to the heavens, all I am. With my heart rejoicing within, with my mind focused on Him, with my head raised to the heavens, all I am worshiping Him. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing to the Lord, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord a new song. Hallelujah. Now
our heart rejoicing within and our mind focused on you, O God. With our hands raised to the heavens, we worship you, Jesus. Hallelujah. We honor you, O God. Oh, thank you, Lord. Oh, hallelujah. You alone are worthy. Thank you for your love, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. Oh, hallelujah. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. And I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. The spirit is within me because you died and rose again. Oh, hallelujah! Amazing love, how can it be? You, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. The spirit is within me because you died and rose again. Amazing love. My King will die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor King of Kings and Lord of Lords. Oh, nothing can compare to you, Lord God. With your love, your goodness, your faithfulness, your graciousness, oh God. Thank you.
Salamat po kami muli sa kalayaan na pinagkakaloob niyo sa amin ngayong gabi na kung saan kami po muli ay makapag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. Salamat, Panginoon, na magdadala sa amin ito sa panibagong antas ng aming pong pananampalataya, katatagan, Panginoon, at malalim na pagkakilala, Panginoon, kung sino ka, Panginoon, na susambuhay po ng bawat isa po sa amin at kung ano ang mga naghihintay, Panginoon, ng mga biyaya ngayon at sa mga susunod pang araw sa buhay po ng bawat isa po sa amin. At alam po namin na habang kami, Panginoon, ay pinananahanan mo at kami, Panginoon, ay nananatili, Panginoon, sa iyo, bunga, Panginoon, ng grasya sa bawat isa po sa amin. Alam po namin na ang buhay po namin ay matagumpay at walang magagawa maging ang kaaway, Panginoon. Salamat po ngayong gabi sa kaalaman, katalinuhan na ibibigay mo, Panginoon, sa bawat isang makikinig at manunod, Panginoon, sa live streaming pong ito. Salamat din po sa buhay ng aming minamahal na bishop, sa mga kapahayagan na nagmumula sa iyo, Panginoon, na ibabahagi niyo sa bawat isa po sa amin, na nagbibigay daan, Panginoon, sa pagkaunawa, Panginoon, sa iyong mga salita, sa mga kapahayagan na nagmumula sa iyo. Muli, inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain ngayong gabi, habang ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Praise God! Hello everyone! Welcome sa ating pong midweek Bible study. Welcome to the Life Giver Church when new life begins. And we want to welcome you sa unang Wednesday for the month of June. This is June 3.
And tonight we will be continuing on with our study on the revelation of Jesus Christ. At ako pinaniniwala na ngayong gabi pagpapalain po ang bawat isa na sumusubaybay sa atin. By the way, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat for joining us tonight. We want to thank you for participating sa ating pong Facebook live streaming. Hindi lamang dito po sa ating bansa sa Philippines, kung hindi sa maging sa maraming bansa across the globe. And we pray that you are staying healthy and you are safe wherever you may be. And we strongly believe that the Lord is still in His throne and the Lord is continually protecting all of us tonight. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Atin pong basahin ang Revelation chapter 1 verse 16. At dito po ay tunghaya natin ang karagdagan pang mga revelations ng Panginoon na kanyang ipinakita at ipinahayag kay Apostle John in the Isle of Patmos. Ang sabi po sa Revelation 1:16 for our continuation tonight as we pick up. In his right hand, he held 7 stars. And from his mouth came a sharp 2-edged sword and his face was like the sun shining in full strength. So from this passage, pag-usapan po natin kung ano pa yung mga additional revelation na naglalarawan sa Panginoong Yesus sa kanyang pagpapakita kay Apostle John. Ang sabi po, in his right hand, he held 7 stars. Na napakahalaga nung salitang stars. Very significant po yan as far as our study tonight. Sapagkat yung pong stars ay kumakatawan po sa 7 iglesia. Hallelujah! Sa 7 iglesia with the 7 messengers. So, i-define po natin kung anong ibig sabihin ng stars. The word stars comes from the Greek word asteras, which simply means stars. So, ito po ay yung pong mga bituin. Yung po ang ibig sabihin. Now, the symbolic meaning of these stars is found in Jesus' words in Revelation chapter 1, verse 20. Ano po ang sabi sa Revelation 1:20? As for the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches and the 7 lampstands are the 7 churches. So malinaw po dito sa talatang 20 na yung pong 7 stars are the angels of the 7 churches. Now let us talk about the word angels. Now yung angels po galing sa salitang Greek word na angelos or angelos. It is translated in the New Testament as literally angels. So yan po ang as a New Testament, ito po ay translated as angel, angelos. Subalit sa Greek word po, ito po'y translated as messenger. So, kapag i-relate po natin, ita-translate po natin sa ating pag-aaral, at sa pagbabasahin natin yung 1:20, the 7 stars are the messengers of the 7 churches. Kung ang gagamitin po natin na Greek word ay messenger, ibig sabihin, ang mga anghel na itinuturing na 7 bituin, ay ang mga mensahero para sa 7 iglesia. Hallelujah! Very significant po yan. At maraming beses na ginamit po itong salitang angelos as in reference to messengers. May ilang mga talata na pwede po tayong basahin po ninyo kung meron po kayong panahon. Sa Luke chapter 7:24, ginamit po yung angelos as messenger. Sa Luke chapter 9, 51-52, ginamit din po yung angelos as messengers. At sa James chapter 2:25, ginamit din yung salitang angelos in reference to the messengers. So it seems more likely that these angels were human messengers. Hallelujah! Hindi po ito supernatural messengers. Kung hindi ito po ay human messengers. Hallelujah. In other words, the individuals who held a position of oversight in each
and every church dun po sa Asia Minor, which is the seven churches, ito po, notably, ay referring to the pastors. Kaya pwede nating i-translate kung ating gagamitin, ang sasabihin po natin ay, hallelujah, the seven stars are the pastors of the seven churches. Yan po yung pinakamalapit na symbolic meaning. Yan po yung pinakamalapit na translation. Kaya maniwala po kayo, ang Panginoong Jesus masyadong nagpapahalaga sa mga minister, sa mga pastor. Kaya nang ibigay niya, hallelujah, itinuring niyang ang pitong bituin, ay ang pitong anghel ng pitong iglesia na kumakatawan sa mga mensahero ng Panginoong Jesus at sa matuling salita ay mga pastor, ito'y nangangahulugan na nirirespeto ng Panginoong Jesus. Ang level of authority. So by delivering the messages to the pastors first, Jesus demonstrated that He honors the structure of authority in the local church. So sa matuling salita, mahalaga sa Panginoon yung structure of authority. Hallelujah! Hindi niya binabypass yung kanyang itinalaga at tinawag at piniling lingkod ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ang Panginoong Jesus po yan. Na hindi niya ibabypass, hindi niya lalampasan, hindi niya ipagwawalang bahala. Ang kanyang mga tinawag, pinili ng mga pastor sa iglesia. Very significant po ang mensaheng ito. Kaya po mga minamahal na mga kapatid na ngayon ay sumusubaybay, kung ang Panginoong Jesus ay nagbigay galang, ang Panginoong Jesus pinahalagahan yung structure of authority na bago niya kausapin ang mga membro o kongregasyon sa iglesia, kanya munang kinausap ang pitong pastor ng kanyang pitong iglesia. Hallelujah! So ibig sabihin, mga minamahal, pahalagahan natin yung structure of authority. Huwag nating i-bypass yung itinalaga at piniling lingkod ng Panginoon sa ating church. Nakakalungkot kasi kung aaminin natin, marami hindi po nauunawaan ang kahalagahan ng mga lingkod ng Panginoon higit sa lahat ng mga pastor sa inyong iglesia. Minsan kung laitin natin, kung hamakin natin, at kung ating saktan ay ganun na lamang. Samantalang ang Panginoong Jesus, pinahalagahan, pinarangalan, at hindi niya ipinagwalang bahala yung structure of authority in the local church. At yan yung significant revelation po na ang mga messengers ng pitong iglesia ay itinuring niyang mga bituin. Ikinonsider niyang mga stars. Hallelujah. So before the congregation hears the message, Jesus makes sure the pastor hears what Jesus has to say first. So it becomes the pastor's God-given responsibility to deliver the divine message to the congregation under his oversight. So dito po, para naman sa mga lingkod ng Panginoon, kung kayo'y ang siyang kinausap ng Panginoong Jesus at ang siyang pinagkalooban ng unang mga kapahayagan, alalahanin natin mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, na kayo po ay may pananagutan. At ang pananagutan ay ating isalin sa ating mga nasasakupan ang kung ano yung mga kapahayagan mismong nanggagaling sa ating Panginoon sa patnubay ng Espiritu Santo. So kung ang Panginoon pinahalagahan ka, pastor, bilang lingkod at bilang mahalaga sa church, may tungkulin ka na anuman ang iyong mapakinggan, mga tinig at mga mensaheng nagbubuhat sa Panginoon, yan ay ating isasalin at yan ay ating ibabahagi sa ating mga members na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. And sabi po, most likely the word angels in Revelation chapter 1 verse 20
And even the Revelation chapter 1 verse 16 has something to do with the pastors who presided over the churches. So ito po yung, hallelujah, ito po yung revelation ng angels. Ang sabi po, Jesus in his right hand, had in his right hand. The word had comes from the Greek word echo. Very significant din po ito. Kung ating lang babasahin basta-basta, parang babaliwalain natin yung salitang had. Jesus had in his right hand. Yung had po dyan is the word echo. At ang ibig sabihin po ng echo is to hold tightly or to hold in one's firm grasp. So, hallelujah, kung itatranslate natin, hawak ng Panginoong Jesus ang pitong anghel, ang pitong bituin. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang mga pastor. At ang ibig sabihin ng hawak niya, he had in his right hand, ay hindi basta lang hawak niya, kung hindi mahigpit ang kanyang pagkakapit, mahigpit ang kanyang paghawak sa mga lingkod ng Panginoon. Mahalaga sa Panginoon ang mga pastor. Mahalaga sa Panginoon ang mga lingkod ng Panginoon. Kaya para sa kanya, hahawakan niya ang mga pastor, ang mga lingkod ng Panginoon tightly. Hallelujah, na hindi basta makakawala at makakaalis sa kanyang mga kamay. That is the word had for the word echo. Hallelujah. At yung pong had is in the progressive tense. Ibig sabihin, yung ginamit na tense po ay progressive form. Ibig sabihin, hawak niya ngayon, tightly, hawak niya bukas, tightly, at patuloy niyang hahawakan at aalagaan, tapangkilikin ang kanyang mga lingkod hanggang sa magpakailanman. Hallelujah. So the word had is in the progressive form. Hawak kanya ngayon. Hahawakan mahigpit bukas. At hahawakan maingat hanggang sa huli. Yan ang mga lingkod ng Panginoon. Yan ang pitong pastor na kinakausap ng revelation na ito. Kaya kung sa Panginoon mahalaga sila, ang panalangin kong ituring niyong mahalaga ang inyong mga lingkod. Ituring niyong regalo at kaloob ang inyong mga pastor. Para sa Panginoon, sila ay mga bituin. Hallelujah. And I hope tonight, kung meron tayong mga issues, kung meron tayong mga indifferences, isettle natin ang mga issues na ito. Ipix natin ang mga indifferences na ito. And let us ask for the love of Jesus to reign and to rule upon our hearts. That we may learn, hallelujah, to honor the structure of authority na inilagay ng Panginoon sa inyong church. Hallelujah. Ang sabi po, they were in His hand. They were under His custody and they were under His protection. Yan po ang significance ng salitang had in His right hand. Hallelujah! Napakahalagang mensahe. Hindi lang basta-bastang pagbasa, kung hindi malalim ang ibig sabihin ng ating Panginoon. At ang sabi po, hallelujah, sa kanang kamay, He had in His right hand the 7 stars. Na ano ang ibig sabihin? Ano po ang symbolic meaning at significance ng right hand sa Bible? Now tonight, allow me to minister and to submit to you the significance of the word right hand in the Bible. Napakahalaga po nung kanang kamay. Ang ating Panginoong Jesus ay umupo sa kanang kamay ng Diyos Ama, sa kanang luklukan ng Diyos Ama. Kaya para sa Panginoon at sa Bible, from the Old and to the New Testament, ang salitang right hand ay napaka makapangyarihan. Actually, ang ibig sabihin po ng right hand, Jesus had in His right hand ay ruling powers. Ruling powers. Makapangyarihang kamay ang ibig sabihin po sa kanang kamay. So in John's vision, hallelujah, it is also significant to note
that the seven stars were in the right hand of Jesus Christ. And the right hand of Jesus speaks of ruling power. Now, what is the symbolic meaning of the right hand? Right hand in the Bible. The right hand was used symbolically in the Old Testament to mean a number of things or a number of meanings. Now, to give a few of those meanings, symbolic meanings of the right hand. Sa lumang tipan, ang kanang kamay ay kumakatawan sa pagkakaloob, pagko-confer ng special blessings. Alam natin ang kasaysayan na kapag gusto ng Ama magsalin ng pagpapala sa kanyang mga anak, ang ginagamit niya ay kanang kamay. Hallelujah! Nalalaman natin yung kasaysayan ni Jacob at ni Esau nang sila'y pagkalooban ni Isaac ng pagpapala. Iginawad ni Isaac ang kanang kamay na pagpapala kay Jacob instead kay Esau. At pagpapatuloy natin ang pag-aaral, makikita natin na ang sa Genesis chapter 48, beginning verse 14 hanggang sa verse 18, maaalala natin yung kasaysayan ni Joseph nang igawad niya sa kanyang dalawang anak ang espesyal na pagpapala. Hallelujah, di ba? Inilapit ni Joseph ang kanyang dalawang anak na si Manasseh at si Ephraim. Si Manasseh ay ang panganay na anak at si Ephraim ang bunso. Nang ilapit ni Joseph si Ephraim at si Manasseh, inilagay ni Joseph si Manasseh sa kanang kamay ni Jacob. At pagkatapos inilagay sa kaliwang kamay si Ephraim. Nalalaman ni Joseph, hallelujah, kung ano ang kapangyarihan ng kanang kamay. Hallelujah, kaya inilagay niya si Manasseh ang panganay sa kanang kamay ni Jacob at inilagay si Ephraim sa kaliwang kamay ni Jacob. Pero nang magkaloob na ng pagpapala, nang magbendesyon na si Jacob, pinag-cross ni Jacob ang kanyang kamay. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay kay Ephraim. At pagkatapos, inilagay niya ang kaliwang kamay kay Manasseh. Medyo nagdamdam si Joseph. Kaya sinabi niya kay Jacob na kanyang ama, Bakit kay Ephraim niyo ibinigay ang inyong kanan? At kay Manasseh ibinigay ang inyong kaliwa? Ang sabi ni Jacob, nalalaman ko ang aking ginagawa. At ang sabi ni Jacob, kung papaanong nagginawaran ko ng pagpapala si Ephraim, ganun din naman, pagpapalain ko rin si Manasseh. Pero para kay Joseph, alam niya ang kahulugan ng kanang kamay ay pagkakaloob at paggawad ng special na bendisyon at pagpapala. So number one, the right hand is used or was used to impart special blessings. Number two, the right hand conveys the idea of giving power, pagkakaloob ng kapangyarihan. Ang sabi sa Exodus chapter 15, verse 6 and verse 12, your right hand, O Lord, has become glorious in power. So yung pong right hand speaks of power. Kaya yung kanang kamay, hallelujah, very, very, very common na ginagamit na kamay kasi yan po ay may kapangyarihan. Hallelujah, it conveys power. Sabi sa verse 12, Exodus 15, you stretch out your right hand and the earth swallowed him. The earth swallowed them. So, number two, right hand conveys the idea of power. Number three, the right hand also speaks of a position of authority. The right hand speaks of a position of authority. Nalalaman natin yung isang kasaysayan na nang si Solomon ay hari na, nakiusap ang kanyang nanay na si Bathsheba na kung maaari ay huwag kakaligtaan na igawad ang pagpapala sa kanyang anak na si Adonijah. Kaya dito po, nalalaman ni Bathsheba kung saan siya uupo, kung saan siya pupwesto. Sapagkat alam niya yung pwesto na merong position of authority. Na kapag nasa right hand, hindi marirefuse ni Haring Solomon ang request ng kanyang nanay. At ito'y mababasa natin sa 1 Kings chapter 2, verse 19. Hallelujah. Another thing,
right hand also depicts protection, safety, and favor. Ang kanang kamay ay naglalarawan sa pag-iingat, sa pagliligtas, at sa pabor, hallelujah, na connecta sa right hand. At mababasa natin sa Isaiah 41 verse 10 and 13. Nang sabi, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. So this right hand depicts protection, safety, and favor. And last, your right hand carries the idea of strength and victory. Hallelujah. Ang kanang kamay, pag itinataas, ay nagpapakilala ng lakas at pagtatagumpay. Kaya kapag kanang kamay ang itinataas, again, it depicts and it pictures strength and victory. At yan ay mababasa natin sa Psalms chapter 98 verse 1, oh, sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have gained Him the victory. Hallelujah. So, dito po inilalarawan ng Panginoong Jesus. Hinawakan niya ang kanyang pitong anghel, pitong bituin, na nangangahulugan ay pitong mensahero at pitong pastor. Hinawakan niya sa kanyang kanang kamay bilang tanda ng paggawad ng espesyal na pagpapala, pagkakaloob ng kapangyarihan, pagkakaloob ng kaligtasan, pag-iingat at pabor, at pagkakaloob ng pagtatagumpay. Hallelujah, at pagkakaloob ng authority. Hallelujah, kaya kung sa Panginoon, binindisyonan niya ang mga pastor ng pitong iglesia. Hallelujah, maniwala kayo, mga lingkod ng Panginoon at sa mga members ng congregations. Hallelujah, ang Panginoon, nasa kanang kamay ang kanyang mga lingkod. At ito'y pagpapahayag na mahalaga sa Panginoon ang kanyang mga pastor. So Jesus holds in His right hand those whom He has authorized and whom He has anointed to lead His people. Invested with the power to act as His representatives and to speak as His prophetic voice, these shining stars are specially accountable to the one who has appointed them as His overseers to His church. This is also a reminder that Jesus, the head of the church, does not bypass the authority that He Himself has set in place to the church. So malinaw po yan. Mahalaga sa Panginoon ang kanyang mga lingkod. Hallelujah. Hindi niya pinawalang halaga kung hindi ang kanyang paningin at ang kanyang pag-iingat at pagtitiwala ay nasa mga lingkod ng Panginoon. Kaya lang, babala uli, tayong mga lingkod ay may pananakutan. Tayong mga lingkod ay may tungkulin. Kung tayo'y pinagtiwalaan, gamitin natin at pasalamatan ang pagtitiwalang ito. Gamitin natin ng tama para sa ikalulugod at ikadadakila ng kanyang pangalan. Hallelujah. So yan po yung right hand. Napakahalaga, no po? Very significant. Huwag nating mamaliitin itong mga mensaheng ito. Tang sabi po doon sa verse, pagpapatuloy po natin, and He had in His right hand 7 stars, and out of His mouth went a sharp 2-edged sword. So from the mouth of Jesus, nakita ni John sa kanyang vision, sa kanyang pangitain, na sa mula sa bibig ng Panginoong Jesus, ay lumalabas, hallelujah, is coming out a sharp 2-edged sword from His mouth. Hallelujah. So, pwede natin sabihin, itong sharp 2-edged sword, hallelujah, is referring to the words of the Lord Jesus Christ. Kapag ang Panginoon ang nagsasalita, ang salita ng Panginoon ay matalas. At ang salita ng Panginoon ay katulad ng isang tabak na may 2 talim. So pag-usapan po natin itong sharp
two-edged sword. Hallelujah sa ating pagpapatuloy. Yung pong salitang sharp, very common po yan na ginamit sa New Testament. At ang Greek word po for sharp is oxus. O-X-U-S. And it suggests, hallelujah, it suggests the idea that it is referring to the sanitizing effect of a medicinal cleanser. So yung matalas ay katulad ng isang sanitizing effect ng isang medicinal cleanser. Parang ang layo, ano po? An astringent intended to attack infection and to remove disease. It is an anesthetizing, hallelujah, wine given to patients who were suffering with excruciating pain. This was precisely the solution given to a patient to anesthetize and numb the patients before a painful surgical procedures. So yan po yung ibig sabihin ng matalas. Now, ano ang relevance niyan? Ano ang kaugnayan niyan sa salita ng Panginoon? Palibasa, nakikita ng Panginoon na sa pitong iglesia na kanya kinakausap, may mga compromising spirit. Amongst the seven churches, lima yung nakita ng Panginoong Yesus na nagpi-prevail pa rin yung compromising spirit with the world. So yung mata ng Panginoon, nalalaman niya at nakikita niya na sa kinakausap ng pitong iglesia, lima dyan ay nagko-compromise pa rin sa sistema ng sanlibutan. At itong compromising spirit na ito, nagiging prevalent doon sa mga iglesia na nakaka-apekto na doon sa mga members. Kaya nagiging mistulang karamdaman, nagiging mistulang sakit. Itong mga compromising spirit, hallelujah, kaya nang makita yan ng Panginoon, kinausap niya ang pitong pastor. Hallelujah. At sa kanyang pakikipag-usap sa pitong pastor, tila may isang matalas na tabak na lumalabas sa kanyang bibig. At ang ibig sabihin ng matalas, sharp, ay katulad ng isang gamot na nagiging disinfectant, nagiging anesthesia. Para bang bago niya sabihin yung kanyang masasakit na salitang sasabihin, ina-anesthetize muna niya yung mga pastor. Ibig sabihin, it will be very painful. Wala namang correction, hindi masakit eh. Kaya nga, ang sabi po, meron akong notes dito eh. Ang sabi, no matter how carefully or how slowly Jesus proceeds in correcting His church, there is no way to avoid the painful effects of corrections to the erring leadership. So, ang ibig sabihin, kahit na gaano kalumanay, kahit na gaano kabagal, kahit na gaano kaingat, magsalita ang Panginoong Yesus. Palibasa ang kanyang salita ay magtutuwid at magtatama. Nasasaktan pa rin. Ang tanggap pa rin sa kanyang salita ay matalas. Hallelujah, hindi ba? Wala namang corrections na hindi minsan masakit. Ibig sabihin, maniwala kayo, corrections will always be painful. Corrections, hallelujah, is always a painful procedures. And sometimes, masakit tanggapin. Kaya yan ang salita ng Panginoon. Kapag ang Panginoon na nagsalita, ang kanyang salita ay matalas. Kahit gaano kaingat, kahit gaano kabagal, kahit minsan punong-puno ng pag-ibig, masakit pa rin at matalas pa rin tanggapin. Pero anong layunin ng Panginoon? Bakit ang kanyang salita ay matalas? Hallelujah, para masakit, makapanakit? Para ikaw ay sugatan? Para ikaw ay saktan? No. Ang layunin ng Panginoon, kaya niya
tayo, kaya niya tayo kinakausap. At ang kanyang salita'y matatalas. Ang kanyang layunin ay alisin yung mga infeksyon. Alisin yung mga lason. Alisin yung mga masasamang bagay na maaaring maging dahilan upang lumala ang karamdaman ng isang simbahan. Hallelujah! Ito po yung significant meaning po ng sharp. Hallelujah! Kaya, praise God, the purpose of divine correction is not to wound or to hurt, but to cleanse and to heal the church, restoring individuals who would otherwise be destroyed because they are infected with sin and disease that is prevailing from deep within them. So yan po yung layunin. Bakit matalas kung magsalita ang Panginoon? Not for the purpose of hurting you, not for the purpose of cutting or wounding you, but for the purpose of cleansing, for the purpose of strengthening, and for the purpose of removing those sin na isang araw ay magiging pahamak at magiging kapahamakan para sa ating lahat. Hallelujah! So, tanggapin natin ang salita ng Diyos minsan ay totoong matalas. Pero ang layunin niya ay hindi makapanakit kung hindi para magtuwid at magpagaling ng ating karamdaman. Sa Psalms 107 verse 20, He sent His words to heal our diseases. Ipinadadala niya ang kanyang salita, minsan ay matalas, para magpagaling at mag-alis ng mga bagay na magiging kapahamakan pagdating ng araw. Amen and amen. Praise the Lord for that. At ang sabi po, two-edged sword. Ang Greek translation po ng salitang two-edged, hallelujah, ay galing po sa salitang rhompaia. R-H-O-M-P-H-A-I. Hallelujah. At ito po ay long, two-edged blade that was slightly curved with a sharp razor that it could cut through most armor. So yan po ang ibig sabihin ng two-edged sword. Rhompaia. Yan po ay isang matalas na tabak na kahit yung kapwa tabak ay kaya niyang baliin. Napaka sharp na razor. Hallelujah. At yan po ang reference ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay matalas. At hindi lang basta matalas, ang salita ng Diyos ay may dalawang matalas na tabak. Dalawang, hallelujah, dalawang blade na tabak. Hallelujah. At ang ibig sabihin, significantly, it denotes, hallelujah, the Word of God, so strong and so very powerful. Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay tulad ng isang makapangyarihang dalawang talim na tabak. At yan ay mababasa natin sa isang sali ng Bible, ibang sali ng Bible. Hallelujah. Kapag nirefer po yan sa Ephesians 5:25-27, ang sabi po, hallelujah, sa Ephesians 5:25-27, hallelujah, the words of Jesus, hallelujah, contains sanitizing characteristics that purge and purify. Yung purge, nagki-cleanse. Yung purify, nagdadalisay. As described in Ephesians 5:25-27, concerning His loving relationship with the church. So bakit matalas ang kanyang salita? Tulad ng dalawang talim na tabak. Hindi para makapanakit. Hindi para sugatan ang iyong damdamin at kalooban, kung hindi para linisin ang iyong mga pakay, ang iyong puso, ang iyong kalooban, ang iyong buhay. Hindi lang basta linisin kung hindi ikaw ay pakadalisayin upang sa panahong ikaw ay haharap sa Kanya, ikaw ay iharap bilang isang kasintahan at isang asawang walang kapintasan. So yan ang layunin ng two-edged sword, to purge and to purify. Ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, we find this description of the word operating as a sword in Hebrews chapter 4 verse 12.
The text defines the specific and intricate cutting or dividing, hallelujah, that is accomplished by the sword or the word of God. Tingnan po natin Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword. Hallelujah, ang salita ng Diyos, sabi nga dito, mas matalas pa eh, kaysa sa dalawang matalas na talim ng isang tabak. At ang salita ng Diyos ay humihiwa hanggang maabot at marating ang kailaliman ng iyong puso, kailaliman ng iyong kalooban. Na paghihiwalay ng salita ng Diyos ang kung ano ang espiritu at kung ano ang kaluluwa. The only thing that can divide your soul and your spirit is the Word of God. At ang salita ng Diyos na kauunawa ng iyong mga pakay. Maniwala ka, ang Panginoon hindi lang basta tinitignan ng iyong puso. Ang Panginoon tinitimbang ang iyong mga pakay. Hallelujah! Tinitimbang niya ang layunin ng iyong puso. At maniwala ka, ang salita lang ng Diyos ang makapagpapaunawa ng kung ano ang larawan ng kaluluwa, isip, damdamin at kalooban, at ang salita lang ng Diyos ang magpapakilala sa iyo ng tunay na larawan ng iyong spirito. Kaya kung hindi tayo, hallelujah, magiging magaang sa pagtanggap sa salita ng Diyos, hallelujah, darating ang mga panahon na hindi natin makikilala kung sino tayo. Pero ang salita ng Diyos, ipakikilala ka kung ano ang larawan ng iyong kaluluwa at kung ano ang itsura ng iyong spirito. And only the Word of God can do that. Ang sabi po, for the Word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit. Hallelujah. And piercing even to our joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. That is how powerful the Word of God is. Huwag mong hamakin, huwag mong maliitin, at huwag mong baliwalain ang mga salita ng ating Panginoon. Napaka-sobrang makapangyarihan. Hallelujah. At yan po ang description, hallelujah, description ni Apostle John sa ating Panginoon. So from his mouth, ibig sabihin ang Panginoon, kapag nagsalita, lumalabas sa kanyang bibig ay matalas na dalawang talim na tabak na nakauunawa at nakakaalam ng kung ano ang iyong kalooban, kung ano ang iyong pakay, hallelujah, at nakakaalam ng iyong damdamin. Pinapadalisay at inaalis ang kung ano yung mga karamdaman sa iyong buhay. That is the Word of God, to purge and to purify. Amen. I hope that blesses all of us. Hallelujah. I hope it encourages all of us. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. And for our last part ng talatang ating kinag-uusapan, ang sabi po, and when I, hallelujah, he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its full strength. Hallelujah. So, nang magpakita ang Panginoong Yesus kay Apostle John, sa kanyang vision, ay nagpakita ang Panginoon sa anyo ng isang larawan na nakasisilaw ng pinaka maningning na bahagi ng pagsikat ng araw. Kung merong heights yung liwanag ng araw, hallelujah, yung pinaka-peak, yung pinaka-highest heights of the power of the sun, ganyan yung ipinakita ng Panginoon sa pangitain kay Apostle John. Na ang ibig sabihin ng countenance in the Greek ay opsis. At ang ibig sabihin ng opsis, yung countenance, ay larawan ng muka. It describes your face, countenance ng muka. Di ba, yung mukha natin, nalalaman yung kung ano yung minsan, kung ano yung damdamin by your countenance. Kung ano yung larawan ng iyong mukha ay nagpapakilala ng iyong damdamin. Kasi yung countenance po speaks of your face. Hallelujah, kapag ikaw ay nakangiti, ang countenance mo masaya, masaya ang kalooban. Ibig sabihin, parang ganun po.
Pero dito po, yung salitang countenance ay hindi lamang nagdi-describe ng mukha ng Panginoong Jesus. Kung hindi ito po'y nagdi-describe ng kanyang overall outward appearance. So nang magpakita ang Panginoon kay Apostle John sa vision, hallelujah, nakita ni Apostle John, hindi lamang ang mukhang nagniningning, kung hindi ang kabuuan ng Panginoong Jesus ay nagliliwanag. At ang liwanag na taglay nito ay katulad ng isang sikat, pinakamakapangyarihang sikat ng araw, na halos hindi mo matitigan kahit lang sa isang sandali, sapagkat yung sikat ng araw ay napakamakapangyarihan. Yan yung paglalarawan sa ating Panginoong Jesus na nakita ni Apostle John. Hallelujah. Kung maaalala ninyo, hallelujah, ito rin po yung paglalarawan na nakita ni Apostle Paul nang siya po ay ma-encounter niya ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Shining in its full strength. Na yung pong strength po ay galing sa salitang dunamis. And it describes, hallelujah, the sun shining at the height of its power. The sun shining at the height of its power. Hallelujah. And this, again, this will bring us to our remembrance of the Apostle Paul. Diba? Alam natin ang kasaysayan. Isang araw, sa Acts chapter 9, si Apostle Paul ay may daladalang certificate or permission of giving him the authority na i-arrest yung mga mananampalataya. Hallelujah. Sabi po, pagbabasahin natin yung Acts chapter 9, makikita natin na si Saul of Tarsus pa ang pangalan niya. May daladala na warrant of arrest to hallelujah, so to speak, na galing sa pamahalaan ng mga Romano. Hallelujah, para hulihin ang mga mananampalataya, para hulihin, galing sa, hallelujah, sa pamahalaan, ang kanyang permission to arrest the believers. Hallelujah, kaya isang araw, ang sabi po, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. So habang siya'y naglalakbay, nakasakay siya sa kabayo, may biglang isang nakasisilaw na liwanag na nagbuhat mula sa langit. Then he fell on the ground and he heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" Then he said, "Who are you, Lord?" Nakamamangha, sabi ang Panginoon, nagsasalita, "Saul, Saul, bakit mo ako inuusig?" Tapos sumagot si Pablo, sabi niya, "Sino ka, Panginoon? Who are you, Lord?" Hallelujah. So doon pa man, meron ng revelation na Lord eh. Then the Lord said, "I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads." So sabi, ako ito si Kristo ang iyong inuusig. Para kang sumisipa sa matigas na bato. Para kang bumabangga sa pader, ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Kahit ang Panginoon, yan ang ginamit na kanyang salita. It is hard for you to kick against the wall, against the goads. So he trembling and astonished said, "Lord, what do you want me to do?" Then the Lord said to him, "Arise and go into the city, and you will be told what you must do." And the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus, and he was 3 days without sight, neither ate nor drank. So ibig sabihin, hallelujah, napakamaningning ng sikat ng araw ng pagpapahayag ng Panginoon, ng pagpapakita ng Panginoon kay Apostle Paul, na halos 3 araw siyang hindi makakita. Ibig sabihin, ganun kakapangyarihan ang countenance ng ating Panginoon nang siya'y magpakita kay Apostle John.
Hallelujah. At itong pangitain na ito ay katulad ng pangitain na ipinakita ng Panginoon kay Apostle John. Years later on the island of Patmos, the Apostle John was a witness to the same glory of Jesus Christ. John was also overtaken by the divine light, radiating from the exalted Christ. Hallelujah. Radiating from the exalted Christ. So yan po ang ating Panginoong Jesus. At yan ang larawan ng Panginoon hanggang sa mga sandaling ito. Kaya maniwala ka, ang iyong Panginoong sinasamba at pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. At siya'y katulad ng isang napakamakapangyarihang sikat ng araw kapag siya'y nagpakita ng kanyang kaluwalhatian at ng kanyang kadakilaan. He is the exalted Christ. Then after this, hallelujah, may revelation si Apostle John sa verse 17. Dito lang niya mauunawaan. After these appearances, sa kanya lang mauunawaan ang kadakilaan ng ating Panginoon. At yan po ipagpapatuloy natin sa susunod na Wednesday, sa verse 17, 18, 19, kung matatapos po natin hanggang sa verse 20. After this, just to remind you, pagkatapos po ng Revelation chapter 1, akin pong isasubmit sa inyo kung ano yung pitong revelations, pitong letters to the seven churches. At uulitin ko po, itong pitong iglesia ay ang representative ng lahat ng iglesia from the early days hanggang sa mga iglesia sa mga darating na panahon. Seven represents the completeness or the descriptions of all churches from the first century church, hallelujah, to the end of the age. Kaya subaybayan po ninyo. And I pray na huwag po kayong libiban. Hallelujah. And I pray kayo po yung mapagpala. Maganda gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. My time is up. And I hope and pray that the message tonight has become a source of information, has become a source of your strength and your encouragement. And may you be blessed tonight in Jesus' name. Stay safe and remain healthy and be blessed. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all. Mahal po namin kayo sa pag-ibig ng Panginoon. Amen and amen.